Isa sa mga pinakamaagang patunay ng pag-iral ng mga Muslim sa Sulu o maaaring batayan ng pag-iral dito ng isang pamayanan ng mga Muslim ay ang sanglibingan sa Buddato sa looban ng Isla ng Hulo. Ito ay libingan ng isang nagngangalang Tuhan Makbalu o Mokbalu na namatay sa taong 710 Hijri na katumbas ng taong 1310. Ang kanyang lapida ay malinaw na tumutukoy na siya ay namatay na malayo mula sa kanyang sariling bansa. Dahil dito, siya ay tinawag na isang shahid o martir ayon sa naiulat na sawikain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaman ang hadith na ito ay kalaunang napagtibay na hindi mapananaligan at hindi napagtibay. Ang pagpapahalaga na iginawad sa kanyang libingan sa kabila ng mga pagbabago sa buong kasaysayan ng Sulu ay nagpapakita na siya ay hindi pangkaraniwang tao lamang habang siya ay nabubuhay pa. Karagdagan pa rito, ang titulong Tuhan ay nagpapabatid na siya ay may mataas na antas. Ang titulong ito ay hindi lamang sa tradisyonal na kahulugan nito bilang Diyos, bagkos ay sa konteksto ng pagiging pinuno sa mga Malay. Bagaman ang pangalan ng namatay ay Arabic, hindi ito nangangahulugan na siya ay Arabo. May hinuha na siya ay dumating sa Sulu sa dulo ng 13th siglo at merong mga Muslim na nag-ukit ng kanyang lapida sa napakagandang Arabic na pagkakasulat. Ang mga tarsila ng Sulu na mga quasi-historical document ay walang nababanggit tungkol kay Tuhan Makbalu. Ngunit may nababanggit sa mga ito na Tuan Masyaika na dumating sa Maimbong na nakapangasawa ng anak na babae ng isang katutubong pinuno na nagngangalang Raja Sipad o Sri Paduka. Si Tuan Masyaika ay pinaniniwalaang may dalang mga makabagong kasanayan sa panahon na ang mga tao sa Sulu ay hindi pa mga Muslim. Ngunit natitiyak na si Tuan Masyaika ay isang Muslim dahil sa mga pangalang Muslim ng kanyang mga anak tulad ni Hakim at Aisha at gayon din ang kanyang mga apo. Karagdagan pa rito, ang salitang Masyaika ay walang iba pang kahulugan liban pa sa plural form ng salitang Sheikh, na isang titulo ng paggalang para sa matatanda, pinunong panrelihiyon, iginagalang ng mga mangangaral at iba pa. Kaya ang tuan na ito ay maaring isa sa mga Masyaikh. Tunay na magiging magandang kwento nga kung ito ay maiuugnay sa Saudi Arabia na ang katagang Masyaikh sa ilang pagkakataon ay tumutukoy sa mga inapo ng ilan sa matutuwid na tao na lumikas mula sa Makka patungong norte sa Madina bilang pagbubukod sa kanila sa mga sharif o sayyid na parehong tumutukoy sa mga inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang palasak na kaalaman na ang karamihan sa mga Arabo na nanirahan sa mga lupain ng mga Malay ay nanggaling mula sa Yemen at Hadramaut na pawang nasa timog ng kasalukuyang Saudi Arabia. Maari kayang si Tuan Masyaika ay galing sa lugar na ito? At magiging napakagandang kwento nga rin kung sina Tuhan Makbalu at Tuan Masyaika ay isang tao lamang. Sa kasamaang palad ay walang patunay dito. Ano paman, ang mga ulat sa mga tarsila ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng kauna-unahang pamilyang Muslim sa Sulu na kumakatawan sa pag-aasawahan ng isang dayuhang Muslim at isang kasapi ng katutubong dugong bughaw. Ang mga tarsila ay tiyak na nagtukoy na ang mga apo ni Tuan Masyaika ay lumaganap sa mga lugar ng Maimbong at iba pang mga bahagi ng Sulu. Ayon sa isang tarsila sa Sulu, ilang panahon pagkatapos ni Tuan Masyaika ay dumating ang isang Karimul Makhdum na may titulong sharif o inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanggaling sa ibang bayan. Siya ay nanirahan sa Buwansa at nagtayo ng isang masjid. Mula sa Buwansa, siya ay dumalaw sa Tubig Indangan sa Simunol Island na kung saan ay nagtayo siya ng isa pang masjid. Ang isang libingan sa Tandubanak ay pinaniniwalaan na sa kanya. Maraming mga tradisyon ang umiikot sa katauhan ni Karimul Makhdum. Kabilang sa mga ito ay ang ulat na siya di umano ay naglakad sa tubig upang iligtas ang ilang mga mangangalakal na nalulunod. At siya di umano ay nakikipag-usap sa pamagitan ng papel.
Ang mga ulat na ito tungkol sa kanya ay nagpapahiwatig nang Makhdum na ito ay isang Sufi mula sa tarika o metodolohiya ng Qadiriyya. Dahil ang nagtatag ng sekta na ito ng Sufi ay ang siyang patron saint ng mga mangingisda. At ang marami sa kanyang mga tagasunod di umano ay may kakayanan na maglakad sa tubig. Ang Makhdum Karim kalaunan ay kinilala bilang isang awliya o santo. Ang tinatayang panahon ng pagdating niya ay sa pagitan ng 1350 hanggang 1380. Ang mga pantas na Arabo ay sumubok na iugnay siya sa iba pang mga mangangaral na dumating sa Java. Ang isang nagngangalang Makhdum Ishaq na dumating sa Java noong 1397 ay pinaniniwala ang anak ni Makhdum Karim. Ano paman, ang pagdating ng Makhdum Karim sa Sulu ay kumakatawan sa isang pagkilos ng mga Muslim na mangangalakal na may layuning mangaral sa kanilang pagtungo sa mga lupalop ng mga Malay sa ikalawang bahagi ng 14th na siglo. Sa isang proseso na nagpatuloy sa susunod na siglo, pinaniniwalaan na ang karamihan ng mga Makhdum na tumungo sa Southeast Asia ay mga Arabo o kaya ay may lahing Arabo.